muli tayong bumalik dito sa latest update po sa partially unofficial counting ng election live streaming sa TV5. As of 2 a.m. sa Pilipinas, dahil nandito pa ako sa ano sa ibang bansa. So day off ko ngayon, so namo-monitor ko kung ano yung nangyayaring bilangan sa Pilipinas. So as of 2 a.m. in the morning, 2 a.m. in the Philippines, ito na po ang resulta. Nangunguna pa rin po si ano si Tatay Digong sa pagka-presidente. Medyo malayo na yung agwat niya. Umangat na si Tatay Digong ng 14,401,222 compare kay Rojas na nasa 8,000,000 lang, 615,191, at si Po ay nasa 8,131,466, samantalang si Binay ay nasa huli na, at saka si Miriam Santiago. Ngayon sa mga vice presidential naman, nangunguna pa rin si Bongbong Marcos, nasa 11,001,468. Si Robredo is 10,232,663. Cayetano nasa 4,243,210. Cayetano nasa 4,243,210. So, itong si Marcos at sa kasi Lene Robredo ay medyo dikit sila. Malapit lang yung ano, yung agwat nila. So, halos ano to. Baka posibleng kung lalakas pa to si Robredo, malamang na uungusan niya tong si Marcos. Kasi maliit lang ang difference nila. Actually, mayroon pong mga konting mga kaguluhan na nangyari sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na parting Mindanao, na medyo may konting kaguluhan dyan regarding sa mga during election. Mayroon talaga mga abirya dyan sa lugar na minsan parting Mindanao dahil sa mga mainit na labanan dyan ng mga local political souls, mga political clan. So minsan mayroong mga kaguluhan na nangyari na minsan nauwi sa may mayroong mga namamatay, mayroong mga mga na-aksidente. So ina-expect na talaga yan na pagka ganyang election dyan sa parting Mindanao, medyo may konting ano kaguluhan. May mga nangyayari kasing konting dayaan dyan sa probinsya, parang may minsan may mga flying voters na yun ang nagiging dahilan din minsan ng kaguluhan. Na kumbaga yung mga flying voters, yun ang binabantayan din ng mga tunay na residente sa isang lugar. So kaya nagkakaroon ng mga abirya minsan at medyo kaguluhan. Anyway, sana ay maging maayos at mapayapa ang ibang ang at matapos ng maayos ang eleksyon. So asahan natin na basta sana matapos ang eleksyon na to na maging maayos at mapayapa ang na walang masyadong aksidente na magaganap sa iba't sa mga ibang lugar sa probinsya. So panoorin niyo po yung latest update para doon sa partially unofficial result ng counting ng mga votes ng ating mga presidential candidates. Panoorin niyo po. Alala, dahil malapit na oras na ng pagbabalik.
What time is it? 2:30.